Bago ako magano, magbigay muna ako ng testimony. Una, nagpasalamat ko sa Panginoon dahil itong taon na to talagang binigyan niya ako ng opportunity na makatayo dito sa harapan. Kahit hindi ako rapat-dapat na tumayo dito, pero yung opportunity na binigay ni Lord, kahit ayoko, pero pag si Lord ang nagbigay sa'yo, kailangan tanggapin natin. Kaya nagpapasalamat ko kay Lord. Amen. Na sa tagal-tagal ko talaga dito sa church, ngayon lang talaga niya ako nagamit. At saka isa pa rin pasalamat ako kay Lord dahil itong taon na to, talaga yung dalawang prayer request ko talagang ibinigay niya sa akin. Nung pasok ng taon, talagang pinag-pray ko yung prayer request ko. Pero talagang napakabuti na ating Panginoon dahil bago matapos talaga yung taon, talagang ipinag-aloob yung dalawang prayer request ko. Kaya talagang salamat sa Panginoon. Sabi ko nga itong topic na to talagang para sa akin. Kaya kay Lord lang ang papurihan. Amen. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Unang-una na po yung ating buhay na ipinagkaloob sa atin ating Panginoon. Makikita po yan natin sa Awit 150 verse 2. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sa pagkatsila nila. Diba napakadakila ng ating Panginoon dahil pagising pala natin sa umaga, diba? Nagising na tayo, buhay tayo, masigla tayo. Kaya dapat talaga yung buhay natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Talagang sa araw-araw na ating pamumuhay, talagang ginagabayan niya tayo sa araw-araw na ating buhay. Hindi niya tayo pinapabayaan. Hindi katulad ng iba na hindi ba nakakalala sa Panginoon. O nga buhay sila, pero yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, bagamat tayo minsan talagang marami tayong alalahanin sa buhay, marami tayong iniintindi. Siyempre, bilang isang tao, talagang nandiyan yung hindi naman mawawala yung mga problema natin sa buhay, yung mga alalahanin. Pero napakabuti ng ating Panginoon dahil hindi niya tayo pinapabayaan at pinapalakas na tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Maybe lang po yung ating. Ayon sumunod po yung ating kalusugan. Diba napakaswerte natin dahil malalakas tayo. Ako nga nagpapasalamat ako kay Lord kasi ilang taon na ako pero pinagpapala niya pa rin ako ng kalakasan. Kasi biruin niya rin sa araw-araw na buhay ko. Talagang maglalakad ka pa, maglilinis ka pa. Lahat na gagawin mo bago magkatrabaho ka pa. Kaya minsan nagreklamo ko, Lord, kung sa'yo ba? Pero pinapaisip sa akin ni Lord, maswerte ka pa dahil malakas ka, binibigyan ka pa ng lakas ng Panginoon. Hindi ka gaya mo, di ba? Oo nga't buhay, pero ano, karate sa balikang karamdaman. Gustuhin man nila na tumayo, hindi nila magawa. Gustuhin man nila gawin yung gusto nilang gawin, hindi nila magawa. Kaya sabi ko, Lord, sorry po, kasi kahit na maraming ano sa buhay, pero andiyan ka pa rin talagang yung kalusugan natin talagang malaking pasalamat talaga natin niya kay Lord kasi talagang nandito tayo, malakas. Kaya sabi ko, napakalaking pasalamat natin niya kay Lord. Talagang tunay na napakarami talaga natin yung dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan muna po natin. Yung pangatlo po, nakilala natin ang ating Panginoon. Diba? Swerte natin dahil nakakilala tayo sa ating Panginoon. Makakita po natin yan sa Galatians 4:8. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon, nakikilala na ninyo ang Diyos. Dapat kung nga sabihin ngayon, nakikilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo manunumbalik sa mga tuntunin walang bisa at halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Di ba ang galing ng ating Panginoon? Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya, nakatalubong ang Panginoon. Hindi niya tayo nakikita. Aliwanag na sinabi dito ng ating Panginoon, ngayon na nakakilala na kayo sa akin,
akin, nakikilala ko na din kayo. Diba? Ang sarap no, na kadinami-dami na tao din sa mundo. Isa tayo, nandito tayo, nakakilala tayo sa ating Panginoon. Ang swerte natin, di ba meron yung kanta na ano na, Why have you chosen me? Di ba ang swerte natin? Dahil nakakilala tayo sa ating Panginoon. Kayo ang mga kabataan, napakaswerte nyo kasi ang kabataan nyo panakilala nyo na ating Panginoon. Kami medyo waiting na kami nakakilala mo sa ating Panginoon. Kaya pagpapili nyo lang talaga ang pamilingkod sa ating Panginoon. Kaya, hindi niya pagsisisiyan. Si Chris nga noon, alam nyo, testimony ko rin sa inyo, si Chris. 9 years old pa lang yan nung nakakilala sa ating Panginoon. Talagang hanggang ngayon, may tayo naman na ano, naging pastor talaga siya. 9 years old pa lang yan, nagre-rehearse na yan. Kaya kayo din, mangyayari din sa inyo yan, basta magpatuloy lang tayo sa ating Panginoon. Amen! Amen. Tapos yung number 4 po, yung ating kaligtasan. Makita po natin yan sa Colossians 1:12-14. Magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hiniran. Na magmamahalan ng kaharian na kaliwanagan. 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa pamamagitan ng anak. Tayo'y pinalaya sa ating mga kasalanan. Diba? Ang buti ng ating Panginoon, nandito talaga sa lahat ng sa mga salita niya yung kanyang mga pangako. Na pag tinanggap natin ang ating Panginoon, yung kaligtasan talaga nasa atin na. Ibinigay na niya sa atin. Wala na tayo sa kadiliman. Nandito na tayo sa kaliwanagan. Binigay na sa atin ang ating Panginoon. At ang maswerte pa talaga sa atin, ibinilang niya tayo bilang anak niya. Diba? Maswerte natin, binilang tayo anak niya. Hindi anak ng diablo. Amen. At saka, inalis niya yung ating mga kasalanan. Bagamat nagkakasala tayo, pero ang Panginoon, pinapatawad niya tayo. Kaya lang, huwag naman lagi-lagi tayo nagkakasala. Ayaw din ni Lord na tumatalikod na si Lord sa ganun. Matalikod rin siya pag ganun tayo. Amen? Isa pa yung dapat natin pasalamatan. Yung ating mga pastor. Amen? Napasalamatan na ba natin yung ating mga pastor? Amen. Bye. Salamat. Diba? Thank you, Pastor. Amen? Dahil kung hindi sa ating mga pastor, wala din, hindi din tayo, wala din magpapakalan sa atin ng ano. Wala din, ang mga pastor natin, malaman ka rin yan. Kahit mga kahit-ahimik lang sila. Pero, sinasali tayo yan sa prayer. Tayo lahat. Kaya dapat, isa rin yan sa dapat nating pagsalamatan ng ating mga pastor. Amen? Gayun din, yung ating mga cell leader. Amen. Salamatan din natin. Kasi, talagang mahal na mahal tayo ng ating mga cell leader. Diba? Nakita nyo naman kung paano niya kayo pagtsagaan kahit na ang titigas ng ulo nyo. Amen. Praise God. Tsaka, ang mga cell leader, kahit sila ganyan, yung mga bako nila, hindi ginagastos. Amen. Para makapakain kayo. Praise the Lord. Amen. Para so, ito ang pasalamatan niya, no, mga cellular nyo. Dahil mahal na mahal din na kayo. Kahit wala na silang pera, talagang nag-e-effort sila para makaan kayo. Amen. Mahal din nyo yung mga cellular natin. Amen. Siyempre, hindi sa lahat yung ating mga magulang. Amen. Pasalamatan na ba natin yung ating mga magulang? Wala, kaya. Amen. Dapat pasalamatan natin yung ating mga magulang. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito. Tsaka, isa pa, ang magulang, kahit na pinapagalitan tayo, huwag tayong magagalit. Amen. Kasi, hindi naman tayo sinasabihin ng ating mga magulang para sa ikasasama natin. Amen. Mga kabataan nga, ipakita
ipakita natin sa ating mga kulang na tayo mga Kristiyano para maakili natin sila dito sa ating buhay. Amen. Ang mga magulang, ano pag umat yan yung mga masungit, madaldal, kasi ganyan din ako. Ganyan din ako. Kaya lang, mahal kayo nila kaya alam mo, para hindi kayo mapahamak. Kung hindi, kayo ituwid, itayo ituwid sa tamang landas. Amen? At isa yan sa dapat nila ating pasalamatan, hindi sa lahat, yung magulang natin. Amen? Lakpakan po natin ako. Amen. Tataon, sino ba ang gustong magpasalamat sa Panginoon sa gabing ito? Bigyan niyo natin ng pagkakataon. Pinchi. Amen? Go, Paolo. Sir Brenda. And Lisa. Praise the Lord. Hallelujah. Fresh from Bicol. Gusto ko kayo